Sa gitna ng mayabong nakakahuyan sa bayan ng Lauang sa Northern Samar, may ingay na madalas pumapailan lang. Nanggagaling sa tunog ng chainsaw ng 61 anyos na si Tatay Boyni. Pero sa kalagitnaan ng pagputol niya ng puno ng nyo kamakailan, ang hawak na chainsaw ni Tatay Boyni bigla niyang nabitawan. Parang inagaw sa akin yung makina. Sobrang lakas ko ng pagkaagaw. Nabitawan ko. Lumipad. Ang nagwawalang chainsaw, aksidenteng nalagari ang dibdib ng kanyang 13-anyos na bunsong si Gian. Nakasakasama pala niya noon. Nayakap ko agad yung anak ko. Freak accident ang tawag sa aksidenteng hindi naman dapat nangyari, pero nangyari pa rin. Katulad ng batang nalagari ng chainsaw ng kanyang ama. Ang dibdib at tiyan ni Gian, nawakwak! Nakita ko, ano yung bito ko eh? Tatay, baba mo lang ako, huwag mong pasanin. Sabi niya, ano bang nangyari? Parang naginip lang siya. Kita ko lang siya dito naglalaro. Tapos yan, nakita ko na lang yan. Minumuhan siya. Hindi ko matanggap kung paano yan nangyari. Pero dahil liblib na lugar ang Barangay EJ Dulay, kinailangan pa nilang tawirin ang dagat sakay ng bangka sa loob ng halos 2 oras. Tudato, parang isang makina. Sakit, ang kuhan nga, disat biyahe, di ba? Parang nakalutang ako sa ere. Ano, hindi ba ako masamang tao? Alam ko mga Panginoon, hindi ako susubukin. Hanggang narating nila ang pinakamalapit na ospital. Pinapunta kami ng Katarman. Hindi kayang tahin kasi baka may tama yung bituka. Dito uli sila lumagari ng 1 oras pang biyahe para marating ang mas malaking pagamutan sa Northern Samar Provincial Hospital. Dalian nyo kasi baka maubusan daw ng dugo. Mahigit 30 taon ng sideline ni Tatay Boyning ang pagputol ng troso. Kaya para mapadali ang kanyang trabaho, bumili siya ng magagamit niyang chainsaw. $200 ang tingin ko doon, pero aking gasolina, kondisyon ko lagi yung chainsaw ko. Pero hindi niya inakalang ang chainsaw na bumubuhay sa kanyang pamilya ang magiging mitya para mag-agaw buhay ang kanilang bunso. Anak, gumaling ka lang. Magbabawas-bawas ako ng tulad ng mga bisyo. Gagawin namin ang lahat para lang sa makaligtas. Halos maubusan na ng dugo si Gian. Ito agad na tinahi ang mas malaki niyang sugat na swerteng hindi tumama sa kanyang bituka. Ang sugat na yon ay umabot lamang sa mga muscle ng pasyente. Ang nilinis niya mabuti yung sugat at kailangan niya masalinan pa siya ng dugo at mabigyan ng antibiotics. Makalipas ang 7 araw, ligtas nang nakalabas ng ospital si Gian. Pero ang biyahe pabalik sa kanilang lugar, hawak. Isa uling kalbaryo. Para hindi maipit ang sariwa pang tahi ng kanyang sugat, kinailangang isakay si Gian sa reclining chair na pinagtulungang buhati ng 5 tao. Dito, timbang dito. Kamila, timbang dito. Ay, pagkulawa dito, pagkasa. Ang mga nagbayanihan sa pagbuhat sa kanya, kinailangan ring maglakad ng nakayapak para hindi sila madulas. Ayan, pumalik ka na uli sa bahay mo. Hinay. Ano ka? Handa.
Kasi ko po sir mamatay na. Malbang po, sir. Yung Samar Pacific Coastal Road Project, nag-umpisa po ito noong 2018 at hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos. Masama po palagi ang panahon sa project site na ito. Napapabilis na po ngayong summer. Substantially completed po natin ang project na ito hanggang June 2022. Ang isang chainsaw ay kailangang irehistro sa DNR bago ito gamitin. Kailangan meron kang personal protective equipment and clothing para maprotektahan naman yung mata, yung tenga. Kung ito naman ay hindi ginagamit, kailangan ang chainsaw ay nakatago sa safe na area. Kung meron lang po, ayaw ko na hawakin yan. Kasi nakakatakot yan. Samantala, si Tatay Boyning naguguluhan kung gagamitin pang muli ang chainsaw na bumubuhay sa kanyang pamilya na muntikan ding pumatay sa kanyang anak. Sa akin, nung ibibinta ko na yan. Baka sa yari sa amin, mangyari pa ulit. Ayaw ko na. Limitado talaga ang mga programa, serbisyo para sa mga nakatatanda. Lalo na yung mga nasa informal sectors. Kung walang sapat na suporta yung gobyerno natin para sa kanila, hirap talaga. Si tatay, pwede na siyang sumali doon sa social pension program. Lapit lang po sila sa Office of Senior Citizens Affairs or OSCA sa kanilang munisipyo. Samantala, para makabawa sa intindihin ng kanyang pamilya, nagbigay ng financial assistance ang aming programa, pati na rin ang local government unit ng Lauang. Salamat po kayo sa muna sa akin. Para ko po kumunin para makatulong nanay tas tatay tas para makauyag ako. Kumulong sa para din magkuha rin nanay tas tatay. Ang nakabibinging katotohanan, marami tayong mga kababayan ang patuloy na lalagari ng mga trabaho kahit gaano pa ito kadelikado. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.